Pakitignan mo yung mga BI officials na nandito sa session hall sa ngayon. Yes, Your Honor. Sino sa personal knowledge mo, sino sa kanila ang may personal knowledge ka na tumatanggap din ng pastillas o may kinalaman dito? Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Nang matuklasan ang isa na namang korupsyon sa ahensya ng gobyerno, ito ay ang tinatawag nilang Pastillas Scheme. Tinawag itong pastillas dahil sa ang perang pang bribe umano sa mga tiwaling opisyal ay nakarulyo na parang pastillas. Naging mainit sa publiko ang ahensyang Bureau of Immigration dahil sa mga ligasyong kanilang kinakaharap. Tinatayang umaabot sa 40 billion pesos ang bribe money na natanggap ng mga tiwaling opisyal ng BI simulang mag-umpisa ang kanilang racket noong 2016. Hindi na umano dumadaan sa screening ang mga Chinese nationals na pumapasok at lumalabas sa ating bansa dahil sa nagbabayad ng mga ito sa mga korupt na opisyal ng Bureau of Immigration. Simulang nagkaroon ng POGO sa ating bansa o Philippine Offshore Gaming Operators ay biglang tumaas ang bilang ng mga incheck na pumapasok sa Pilipinas. 2016, nang tanggalin ng DOJ ang overtime pay sa mga empleyado ng BI at doon na nagsimulang ginawang modus ng ilang BI personnel ang pangungulekta ng pera sa mga pumapasok na incheck sa Pilipinas kapalit ng matiwasay na pagproseso sa kanilang entry. Hindi nang mga ito dumadaan pa sa profiling or screening. 2017 pa lang ay nagkaroon na ng Department Order No. 41 na inisyo ni Nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Ito ang Department Order na nagpapahintulot sa mga Chinese nationals na makapasok ng ating bansa kahit na walang visa na ini-issue mula sa Department of Foreign Affairs. Dahil sa kautosang ito ay naabuso ng ilang mga korap na opisyal ng BI ang pagpapapasok at pagpapalabas ng mga tao sa ating bansa. Kaagad na nagpatawag ng imbestigasyon ang Senado para sa isyong ito at kaagad namang lumutang ang isang witness na nagtatrabaho mismo sa Bureau of Immigration bilang Frontline Immigration Officer 1. Siya, si Allison Alex Chong. Ayon sa kanya, para mas madali ang prosesong dadaanan ng mga Chinese nationals sa pagpasok nila sa Pilipinas, ay nagbabayad ito sa mga korap na BI officials para hindi na sila maantala pa sa kanilang pagpasok. Hindi na raw dumadaan pa sa screening ang mga ito basta't kasama ang pangalan nila sa listahan na hawak ng mga korap na BI officials ay walang kahirap-hirap na papasok ito sa ating bansa. Dagdag pa ng witness na may mga naririnig pa raw siyang usap-usapan na nakakapasok pa ng ating bansa ang kahit mga blacklisted na mga Chinese nationals. Ito ay sa pamamagitan umano ng tinatawag nilang special arrangement na ang katumbas na bayad ay mula 50,000 hanggang 200,000 piso. I am an Immigration Officer 1 assigned at the NAIA Terminals. As Immigration Officer 1 assigned at the NAIA Terminal, what are your primary functions? I work as a frontline immigration officer at NAIA. I screen arriving and departing passengers. And pwede mo bang sabihin ngayon sa aming komite, bakit ka ba nandito ngayong hapon? I am here to testify and expose the Pastillas Scheme. As a frontline immigration officer, I have personally witnessed various illegal transactions over the years involving the extortion of money in exchange for unimpeded passage through the Philippines, whether leaving or entering our country. Bandang una, binabalot pa yan sa bond paper. Tapos nagtatawanan yung mga tao pag binibigay, mukha daw ang pastillas. Tapos po noon, nag-evolve na siya sa naging ano na, yung brown envelopes, payout envelopes. And then recently, naging ano na, nasa goma na lang. Minsan nakagoma na lang. Ang tawag pa nga dyan, pagsolduhan na, pastillas time.
kaagad na pinangalanan ng witness na si Alex Chong ang mga nalalaman niyang dawit sa mudos na mga BI officials. Ayon kay Chong, lumantad daw siya dahil sa sukdulan na ang korupsyong ginagawa ng mga nasasangkot, kung kaya't para sa kanya ay oras na para isiwalat ito para malaman ng sambayan ng Pilipino. Iniharap rin ang ilang opisyal ng BI sa Senado at ipinasiguro kay Chong kung mayroon ba silang kaugnayan sa nangyayaring korupsyon sa loob ng Bureau of Immigration. Pwede mo bang sabihin ngayon sa aming komite, bakit ka ba nandito ngayong hapon? I am here to testify and expose the Pastillas scheme. Sukdulan na po eh. Gusto ko po i-expose talaga itong nangyayari sa immigration. May karapatan po kasing malaman ang bawat Pilipino. As a frontline immigration officer, I have personally witnessed various illegal transactions over the years involving the extortion of money in exchange for unimpeded passage through the Philippines, whether leaving or entering our country. To cope with the substantial deduction of their salaries, some immigration officers decided to offer VIP services for immigrants who are casino high rollers. This VIP service involved immigration officers accepting 2,000 pesos for each high roller in exchange for the latter's convenient and seamless immigration. Sensing the immigration officer's lucrative operation, the Travel Control Enforcement Unit chiefs, namely Bien Guevara, Glenn Comia, and Ben Binsoy, who were then under former Ports Operation Division Chief Red Marinas, decided to take over the operation. They took control of the collections from entering and departing passengers, then disbursed commissions at the end of every week. The TCEU chiefs were relieved from their posts sometime in the middle of the year 2019. As for POD Chief Red Marinas, he was assigned as Associate Commissioner of the Bureau of Immigration. However, he later resigned to run as Mayor of Muntinlupa. Matapos umabot sa Pangulo ang balita, ay kaagad na ni-relieve sa kanilang mga pwesto ang umabot sa 19 na bilang ng mga BI officials at ilang mga tauhan. Ito ang pahayag ni Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. We wish to announce, in connection with the alleged bribery scheme in the Bureau of Immigration, President Rodrigo Roa Duterte has relieved all officials and employees of the Bureau of Immigration who are allegedly involved in the latest bribery scheme, where they purportedly facilitated the entry into or exit from Philippine territory of foreigners working for POGO, or Philippine offshore gaming operators, for an unauthorized fee. The President considers this as an anomaly, which is defined either by media or from whatever as Pastillas scheme, as a grave form of corruption which cannot and will never be countenanced by this government. As we have repeatedly stressed, there are no sacred cows in this administration. Any official or employee who commits any wrongdoing, any transgression of the law in the performance of their respective duties will be meted with punishment that they deserve in accordance with our penal laws.
Isa lang ang Bureau of Immigration sa mga ahensyang nagkaroon ng bahid ng korupsyon. Madami pang mga ahensyang natuklasan na noon pa man ay may mga sindikato nang nagmamaniobra sa loob para sa pansarili nilang interes. Kahit sino pa siguro ang uupong presidente sa ating bansa ay hindi na mawawala ang mga korupt sa gobyerno. Isa sa mga rason ay ang kakulangan ng pangil ng ating batas para mabigyan ng mabigat na parusa ang bawat magnanakaw sa gobyerno. Sa oras na magkaroon ng mabigat na parusa sa bawat sindikato sa gobyerno, ay tiyak na kahit papano ay mababawasan ang mga gumagawa ng modus na ito. Alam ka bang VVIP, mas VIP pa sa yung mga normal na VIP na China nationals? Kapag may blacklisting, may record na criminal, meron pang mas malaki. Yes, Your Honor. Special arrangement yan. Kasama yan, yung mga blacklisted, they can freely enter our country. Iba po ang rate niyan, malaki na po yan, hindi ko po sure. Pero from what I have heard, it ranges from around 50 to 200,000. Pag mga high profile po, Your Honor, million-million po yun. Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.